So, ito na nga po yung ating materials na ating gagamitin para sa ating packet. 23 by 8 inches. At sa main body po natin, 52 by 23 inches. Para sa ating lace, 3 inches. 4 pieces po yun para sa ating lace at saka 4 pieces para sa plain. So, ito na po. Ayan po yung para sa packet. Unahin natin ang pagtatahi para sa packet kasi yan po yung una nating dapat gawin. So nakikita nyo po yan, yung packet na ginawa ko, naglagay ako ng konting twist, nilagyan ko siya ng curb para mas maganda siyang tingnan. Pero depende po sa inyo, kung gusto nyo pong straight lang, pwede naman. So tahiin po natin muna yung para sa ating lace ng ating packet. So tinatahi ko po yan, yan po yung 3 inches lace. Tahiin po natin yan. 4 pieces po yan. So, eto na. Meron naman tayong ikakabit na muna natin yung ating lace para sa ating packet. Tahiin po natin yung lace natin. Sundan lang natin yung curve na ating kinat kanina. So, dire-diretso lang po yan hanggang dulo. Lagyan natin siya ng pleats na 1/4. Or depende sa inyo, kung gusto nyo mas malapad, pwede naman. Basta depende sa inyo kung gaano kalaki yung pleats na gagamitin ninyo or gagawin ninyo sa inyong packet. Thank you.
So, natatapos na po natin yung ating lace para doon sa pinakang packet natin. So, gusto kong maglagay ng lace para sa baba, para pinakang design ko na rin, or depende sa inyo. Lahat po ng aking sinasabi ay ayon lamang sa aking kagustuhan. So, gusto ko lang maglagay ng konting design. So, naglagay po ako ng pleats sa baba. Tatahiin ko po yung pleats para dyan sa baba. So, iwan lang po ako ng 1/2 para sa ating allowance para sa ating tatahiin mamaya at sa pagkakabitan natin ng lining. So, tinatahi ko na po yung lace para sa baba. So, dahil tapos na po yung ating lace para sa baba, ayan ay itsura niya. So, dalawa po yan ginawa natin, kaliwa at kanan. So, tapos na. Maglalagay naman po ako ng plain para sa lining. Ayan po ay ipapatong natin. Ayan. Tupiin po natin yan. Tinupi ko lang din. Baligtarin po natin yung ating packet. Doon natin ikabit sa kabila. So, tupiin natin. Yan po ay 3 inches ang sukat ng lining na ating gagamitin. So, kinabit ko na po siya. Tatahiin ko lang po yan hanggang dulo. Sa kabila po tayo, sa wrong side po tayo nagkabit. Tandaan po natin, sa wrong side tayo nagkabit. So, dahil tapos na yung aking pagkabit sa wrong side, sa kabila naman tayo, ihaharap naman natin yung ating tinahi. So, yung tinahi natin, kinabit natin sa likod kanina sa wrong side. So, tupiin natin. Ayan. Yan yung wrong side na tinahian natin kanina. So, tupiin naman natin yan. Ayan. 1/2 or 1/4. 1/2 po yung gamit ko. Ayan. Tinupi ko lang siya. Yan na yung pinakang design niya or pinakang lining niya sa taas. Yan. So, tahiin lang po natin yan hanggang dulo. So, matatapos na natin. Dire-diretso lang. Lahat po ng aking sinishare ay base sa aking mga experience. Lagi po nating tandaan na ang mga mananahi ay may iba't ibang style or
or paraan kung paano manahi. Pero yung aking sinishare, ito po ay ayon lamang sa aking nalalaman. So, ayan, natapos na natin yung isa. Yung isa naman ang ikakabit natin. Kagaya ng ginawa natin kanina sa kabila, ganun din yung ating gagawin dito sa kabilang panel. So, tahiin po ulit natin yan. Wrong side yan. Dire-diretso lang. Nahin natin, hindi siya gagalaw at hindi siya tatabingi. So, tandaan po natin na kapag hindi pa tayo masyadong expert sa pananahi, gumamit tayo ng pin para hindi siya tumabingi or pantay siya. Ayan. So, ako, hindi pa ako ganun ka-expert pero nagsishare lang ako ng aking kunting nalalaman para naman makatulong sa mga baguhan. So, ayan. So, napin ko na siya. So, hindi na siya gagalaw. So, tinanggal ko yung pin. Ayan. Tinanggal ko yung pin kasi tatahiin ko na siya. So, tahiin lang po natin yung baba na yan. Siyempre, kakabit natin yan. Paikot lang yan. Ayan.
So, ikakabit naman po natin yung pinakang gitna. Ayan, lalagyan ko rin siya ng pin sa gitna para maging balance. Ayan. Para bago ko siya tahiin, sigurado akong hindi tabingi. So, nilagyan ko siya ng pin. So, bali, tatlong bulsa yan. Ayan. So, tatlong bulsa yan. Tapos, tatahiin lang natin pinakang lock sa taas. Saka natin tatahiin pababa. So, tapos na natin yung isa. Ikabit naman natin yung kabila. So, kagaya ng ginawa natin kanina sa kabilang panel. So, ganyan din yung gagawin natin dito. Same lang yan. So, lagay lang tayo ng pin. Saka natin siya tahiin. Ang pagtatahi po ay hindi naman po siya ganun kahirap. So, pag gusto nyo po kasi yung ginagawa ninyo, madali po natin matututunan yan. So, ako po, hindi naman po talaga ako nag-aral ng pananahi. So, siguro nagtrabaho lang ako sa tahian sa mga company. Pero, hindi po ako ganoon katagal at wala naman akong masyadong experience sa mga pagbuo. Pero, natutunan ko na lang yung mga pagbuo ng mga items kasi gusto ko at willing ako matuto. So nanonood lang din ako ng mga YouTube dati, ganyan. So natututo rin ako. Kaya nakakabuo na ako ngayon. So ang ako ay nasa 2 years pa lang na nananahi at na bubuo ng mga items. So siguro kung mga napanood niyo po yung aking mga video, marami-rami na rin naman po akong natahi at marami na rin po talaga akong nabenta. So mas advantage po kasi pag ikaw ay marunong manahi bukod sa pwede mong gawing hanap buhay kahit sa iyong tahanan pwede mong i-apply kasi marami kang alam na pwedeng gawin or pwede mong mapaganda ang iyong tahanan. So, ayan. Dahil sa kadadaldal ko, natapos na natin yung magkabila. Ayan, natapos na natin yung magkabilang packet. So, ang next naman natin gagawin, kuha tayo ng lining. Ang lining na yan ay ikakabit natin sa kabila, wrong side. So, iko-cover natin yan dyan. 3 inches din po yan. Kagaya dun sa packet na ikinabit ko kanina. So, ikabit lang natin yan. Paikot lang po. Kailangan natin makapagkabit niyan hanggang sa dulo. Paikutin lang po natin ang pagkakabit. Ayan. Wrong side po yan ikinabit ko para pag ikinabit, pwede naman sa right side muna. Pero, mas gusto kong ilagay sa wrong side para makikita ko yung pagkabit ko dun sa right side kasi di ba kailangan yung front ang ating yung front yung dapat na maganda yung pagkakatahi. So magkaroon man tayo ng konting error sa likod, so okay lang yan. Ang mahalaga yung front kasi kailangan maayos. So syempre at saka yung kapag sa likod tayo nagkaroon ng problema, mas madali lang nating ayusin kaysa sa front na maselan kasi ang front.
At saka lagi nating tandaan na kapag tayo ay gumagawa ng isang items, lalo na kung ito ay ibebenta natin, kailangan meron po tayong quality. Huwag po nating kalilimutan ang quality pagdating sa business, kasi dyan po tayo binabalikan ng ating customer. Ayan. So, paikot lang po ang tahi niyan. So, matatapos na tayo sa ating tinahi sa likod, sa front. So, yung kinabit natin sa likod na plane, yan naman ay tupiin natin sa harap at dyan tayo magtatahi ulit. Ilalak na natin yan. Ayan. So, diba maganda siyang tingnan kasi sa harap tayo maglalak. So, tahiin lang po natin ulit. Tinupi natin yung ating tinahi kanina. Tinupi lang natin. Tahiin natin yung paikot. Dire-diretso lang yan. So, minsan kasi kapag malawak ang iyong imahinasyon, ang mga mananahi kasi kalimitin sa kanila, malalawak ang imahinasyon. Ina-imagine nila yung kanilang mga gagawin para mas kung paano na nila mapaganda ang kanilang mga items, lalo na kung ito ay ating ibebenta. Ang tips ko lang po, kapag tayo ay gagawa or magbebenta ng isang items, halimbawa magtatahi tayo, pipili tayo ng tela na maganda ang kulay, maganda ang print, at maganda ang texture para hindi nadadala ang ating customer. So, piliin po natin yung kulay na naaayon sa ating items na gagawin. So, malapit na po tayong matapos. Pag natapos natin yung tahi, paikot, okay na yan, tapos na tayo. So, syempre, ititrim lang natin yung mga sinulid na ating, yung mga excess na sinulid. So, syempre, kakat lang natin. Okay na, tapos na. Tapos, plantsyahin lang natin siya. Lahat ng dinaanan ng tahi, paplantsyahin natin bago natin ipacking, bago makarating sa customer bago natin ibenta. So, syempre, dapat presentable ang ating items. So, shoutout po muna tayo sa ating member ng ating channel. Madayaw Ma'am, Diamond Pam, Award Sam and Pia. So, salamat po sa inyong pag-i-stay sa aking channel. Salamat po sa member, sa 1 year na member. So, thank you so much po. God bless. And more blessing para sa inyo. Thank you so much po. Thank you, thank you. At sa lahat po na sumusuporta sa aking YouTube channel, thank you, thank you, thank you po ng marami. Kung wala po kayo, wala po ang Ggscollection. So, thank you so much. At sana po ay meron kayong napulot na kaalaman sa ating tutorial ngayon.
So, thank you po. Bye-bye. God bless you all po.